everyone! Welcome po sa ating YouTube channel. Ako po si Hermy Tolentino at ngayong araw po, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Dingalan Aurora. Kung saan po ngayong araw, June 23, ay formal pong binuksan sa mga turista ang itinuturing pong Batanes of the East ng Central Luzon. Samahan niyo po ako. Okay, today is June 23, weekdays pero walang pasok kasi non-working holiday ngayon sa bayan ng Kalumpit. Nabalitaan kong magbubukas na ulit sa turista ang bayan ng Dingalan, kaya pinano ko kaagad ang biyahe natin. Ito po ang biyahe natin ngayon, nag-take off tayo ng 4:20 AM dito sa bayan ng Malolos, papuntang Dingalan Aurora. Magkakaroon tayo ng isang stopover doon po sa tinatawag nilang Tanawan between Laur at Palayan City. Ang distansya ng biyahe natin ngayon ay nasa 145 kilometers one way. At sa biyaheng ito, kasama nating muli si Papi. Doon kami nagkita sa junction ng Pulilan. O anong sarap bumiyahe ng ganito kaaga. Pakiramdam ko, pag-aari ko yung buong kalsada. Mas kakaunti ang motorista, mas mabilis ang biyahe. Pero sa mga oras na ito, ay dapat na maging mas maingat tayo. Dahil sa mga oras din na ito, ay mas maraming naitatalong kaso ng aksidente. 5:15 pa lang, nandito na kami sa uling bayan ng Bulacan, ang San Miguel. Dahil sa ginagawang tulay malapit dito sa arko ng San Miguel, pangkaraniwan na ang napakahabang traffic dito. Pero ngayon, wala na yung bako-bakong kalsada ang inaasahan ko. Aba, yun ang pinakamagandang ginawa nila. Nasfalto na. Wow, sarap! Woo! Sa lahat ng korupsyon, ito na ang pinakamaganda. 533, what's up? Nevay Siya! Okay! Good morning, sunrise! Slide yan. Oy, Papi, hintay! Oy, Papi! Oy, Papi, hintay! Nakaramdam mo ng slide ng clutch. Magsaysay military reservation. Okay. Hey guys, kung matatandaan nyo, last time na magpunta tayo sa Zabaldon, Nueva Ecija, ay doon po tayo nagdaan sa Palayan City. Ngayon ay dito nga tayo sa Fort Magsaysay magdadaan. At saan meron tayong makikita rito na talaga namang makapanindig balahibong sceneries. Tutuklasin kung bakit Tanawan ang tawag sa lugar na ito. May na-i 6:18, ang daming nagja-jogging, ang daming nagbibisikleta. Dito sila nag-e-ensayo. Power! Mga bata pa lang sila pero batak na rito ang tarik nito. Ay, grabe. Ang gandang tanawin. Ang daming nagbibisikleta. Ay, lakas ni ate. Tumatrangkot. Eh, mabuti na lang noong 2016, noong nagbisikleta kami papuntang Dingalan Aurora, ay hindi kami dito nagdaan. Malamang, Laur pa lang kami. Laspag na ako. Hoy, kurbada ahead.
nakakabingi na yung steep climbs dito. Hindi pa po ito ang ating destinasyon, pero kakaibang experience kaagad ang ibinigay sa atin ng kalsadang ito na nakapaibabaw sa mga kabundukan. Ng scene. Talaga naman, solid. Ayan, dito pababa na tayo. Hindi naman katulinan yung takbo ko, pero muntik na akong madulas sa parte na to. Oh, dumulas. Kailangan ko na talaga magpalit ng gulong. Kinaento ako ng Aerox. You are now leaving Fort Magsaysay Military Reservation. So dito po manggagaling yung mga taga Palayan City. Okay. Ano nangyari? Dito na tayo sa San Vicente Laur. Standing ovation. Ang sarap tumayo dito sa handlebar eh. Ganda ng control. Walang checkpoint nung papunta kami rito, pero nung pauwi meron na. Chinek lang naman nila yung driver's license natin. At ang weather ngayon ay hinahalimhiman ng ulap ang ating mga kabundukan. Maligayang pagdating bayan ng Gabaldon. So check nyo yung vlog ko guys, Gabaldon. Okay din yun. Yan. Yan at makikita nyo lahat sila masaya. Ang ganda. Sa ganda ng mga tanaw yung nakikita ko, para na rin ako naka ADV 150. Kuyapa Bridge. Hollywood Resort. Cuyapa Bridge number 2. Madalas-dalas din tayong nababiyahe at marami na rin napuntahang mga lugar. Kapag nakakita ako ng mga tulay na bakal na kamukha nito, ito ay maibig ipakulugan.
isang senyales na papalapit na tayo sa ating destinasyon at isang magandang lugar ang naghihintay para sa atin. Tinggalan, information tourism desk. At ito na nga po, magpapasok na po tayo na hindi. Okay guys, andito na kami ngayon sa bayan na Tinggalan, Aurora. Ang daming riders. Sir, makakapasok daw po ba? Hindi sir, kailangan online registration. 3 days before. Tapos magbubuk lang kayo sa accredited na resort nila. Tama ang lahat ng sinabi ni Kuya. Sila nakapasok ng Tinggalan at kami hindi. Hindi na ako nagpumilit sa otoridad na makapasok pa. Dahil sa mga inilabas nilang polisiya, nakatanggap-tanggap naman sa parte ko bilang isang turista. 30 days. Turista mo ba? Galing eh. Katulad ng inaasahan ko dati, magkakaroon na ng karagdagang pribilehyo ang pagkakaroon ng bakuna kontra COVID-19. Magsisilbi itong pase sa mga restrictions. Problema nga lang, kakatanggap ko lang ng second dose ko last June 18. Ayon sa patakaran nila, dapat lampas na ng 30 days simula noong second dose. Nais din nila na laminated ang vaccination card. Kumpleto ang detalye. Kasama dito yung petsa ng bakuna, brand at lot number. Pati na din ang pangalan ng health facility na nagbakuna at yung kanilang contact number. Para sa kumpletong detalye nito, puntahan nyo lang yung Turismo Tinggalan Facebook page. Makikita nyo rin dito yung online registration link. No, paano? Hanggang dito na lang muna. Sa tamang panahon, babalikan kitang muli, Tinggalan.